Hi, good day everyone, mga kakwento, mga kalapatids. Itong video na to, papakita ko para i-prove sa inyo na yung ginagamit ko ngayon o yung aking nasubukan na potent peel o Gamora's potent peel ay talagang effective. So ngayon, ito yung aking breeder's hen sloth. Dito lahat ng mga inahin. Ngayon, naglagay ako dito ng pinakamatandang ibong ko dito. Na lalaki, si Euro Diamond, si Elio Diamond ang tawag ko, na direct galing kay Sir Edison Yap. Isa yun sa mga winning line niya, yung kanyang Euro Diamond. Ngayon, nagkaroon ng parang natural breeding. Pinaresan niya itong pure na Bisenteng na galing kay Bro Dan De La Paz. Yan, pinaresa niya yan. Nilagay ko siya dito kasi medyo matanda na siya. 10 years old na siya. No? Ito yung na-feature ko dati noon pa. Na ibo na yan, no? May itlog siya. Ang ibo na to, ilang beses na breeded ang tropa ko sa Pangasinan. Si Kuya Jimmy, binigyan ng magagandang supplements. Pero walang nangyari. No, halos isang taon sa kanilang ibon, walang nakuha. Magmula nung ginamit ko yung kanyang yung Gamora's peel o Gamora's potent peel, nagkaroon ng malaking pagbabago. Last time, nakapagpalabas ako sa kanya ng isa nung ginamit ko siya doon sa kapatid ni Elio Bolt. Papakita ko sa inyo yung anak niya. Ngayon, may egg na naman sila. May egg na naman siya. And itatry ko ito na ilawan, ano yung kanling na tinatawag mamayang gabi or hindi na, ngayon na. Itatago ko na lang doon sa ilalim ng kuhanunan para maano natin, makita natin. Ayan, so kukunan ko ng tawag dito ng iilawan ko yung mga egg niya to check kung talagang effective yung ginamit ko na supplement. And pag talagang ito ay nagkaroon ng similya, I would highly recommend ito dun sa mga may ibon na may mga stock na cock o kahit hen na hindi na talaga nagbubuga o hindi na nag-fertile ng egg. So yan, i-check natin. Check natin mga kalapatidsa. Hiramin natin muna yung egg mo, ha, Euro. Elio Diamante. Ang tawag ko pala sa kanya, sorry. Elio Diamante. Ilawan natin, ha. Kunin ko muna. Saglit, huwag ka magtatampo at iilawan ko dun sa bahay. Okay, so ito na tayo. Dito na tayo sa madilim na part ng aming room. Mga kakwento, ito yung egg. No? Ito yung egg. And iilawan na natin siya. Kung meron siyang ugat o similya, kasi this is approximately mga 5 days na eh. Ayan. Tingnan natin, ha. Anong nakikita nyo? Ako, may nakikita ako. O, ayan. Egg ito na may laman. Klarong-klaro. Klarong-klaro, napabuga natin si Elio Diamante. For the second time. Tingnan natin isang egg niya. O, ito, ilawan ko na. O yan, kita niyo parang spider. Ito yung mas bunso. So, ibig sabihin, effective yung ating Gamora's potent peel. 10 to 11 years old na cock na talagang nagasgas na overbreed dun sa mga sa pinanggalingan. Bago napunta sa akin kasi galing sa isang kaibigan na fancier. Ginamit nila ng ginamit, I believe, kaya nagkaroon ng pagkabaog yung ibon for some time. Pero thank God, ito, okay na siya. Nagamot siya o na solusyonan ng ating Gamora's potent peel. Okay, mga kakwento. Maraming salamat. And mga kakwento, dun sa pangdulo ng ating vlog, mixing vlog, ano, papakita ko sa inyo yung anak ng Elio Diamond ko. Papakita ko sa inyo siya. Ayan. Oh, ayan. Ito siya. Kamukha rin ng tatay niya.
Kung mapapansin nyo, dalawa ang kanyang ring. Parehas na personalized ring yan. Yung dati ko personalized na purple at saka personalized yung bagong personalized ko na blue. Dinoble band ko siya kasi super special na ibon kasi hindi ko akalaan na mapapabuga ko pa yung tatay niya. Hopefully babae ito para ibabalik ko siya sa kanyang tatay later on. So ito ang katunayan, living proof na napabuga natin ang isang matandang ibon na nabaog ng halos isang taon o higit pa. Ayan. Ito si Elio Diamante Jr. kung lalaki. Pansinin niyo ibang ibon ko, single-banded lang yan. Oh, single-banded lang sila. Kasi special ito. Very special bird. Ayan. Okay, mga kakwento. Lahat naman po ng ating sinishare sa inyo ay base sa katotohanan, base sa experience. Ayan. At hindi lang po tayo nag-iimbento. Okay, mga kakwento, maraming salamat. Happy Sunday sa lahat. Happy flying. God bless. Hi, good morning everyone. Eto, gusto ko lang i-video yung mga ibon natin dito sa loft. Dito sa aking loft ng mga kalalakihan, ng cocks loft. Ito. Dumadami na naman sila kasi andito pa yung ibang ibon na nakuha sa akin ng mga kaibigan. Pero ito, itong binibidyo ko ngayon, pinifeature ko, itong bida ngayong araw na to. Ito yung Taiwan na galing kay Brother Tirso Villanueva. Ito yung producer niya ng mga Love Champion. May isang kalapatid na nag-offer. Siyempre, ako naman malambot ang puso, pumayag ako. Binigay ko na nga ng 3,000. Parang 3,000 na lang kahit na producer ito. Taiwan pa na off color. Unfortunately, he did not take advantage nung binigay ko na pagkakataon sa kanya. Ayan, kaya off ang deal. Hindi ko nabebenta yung ibon. So sa akin na to, papahingin ko dito sa loft. Ayan, palipad-lipad. And who knows, ano? Pwede kong ipares sa 300H line ko. Kasi lahat din sila ng mga Taiwan. Ayan siya, mga Lodi. Kaya amazed na amazed ako sa mga off-color na Taiwan, lalo na pag kulay pula. Kasi madalas, sila yung mga nagbibigay ng magagandang anak. Pag mga red na Taiwan. Proven namin yan kasi yung 300H line, galing yan sa red na Taiwan. Ayan. Ayan siya. Maglawa yung tropa na hindi tinuloy yung deal. No, joke lang. No hard feeling bro, pero ito yung ibon. Oh. Mga kalapatids. Ang gandang ibon. Ayan. Hindi kikip ni Brother Tirso ito ng halos 5 taon sa loft niya kung ito hindi nag-produce sa kanya ng maraming magagandang mga ibon. Ayan, so ganda. Okay, dito yan sa San Felipe loft na titira. Okay. Bye. Happy flying.